Sa mundong ginagalawan natin, hindi lamang mga tao ang naninirahan. Ayon sa mga alamat at kwentong bayan, may mga nilalang na nagtatago sa dilim, mga aswang, manananggal, at iba pang mga nilalang na tila sumasalungat sa ating pagkaunawa ng realidad. Ang mga ito'y bahagi ng misteryo at takot na bumabalot sa ating kultura, at sa bawat sulok ng ating mga bayan at probinsya, nananatili ang tanong, sila ba'y katang isip lang o tunay na banta sa ating buhay? Sumama sa akin at sabay nating tuklasin ang mga kwento ng mga nilalang na hindi natin nakikitang kasama natin sa mundong ito. Magandang araw Kuya Rolly. Ako si Madel taga Oslo. Ang kwento ito ay nangyari sa Barili, Cebu. Ang kwento ni Lydia, ang aswang na nagbayad ng utang sa dugo. Sa maliit na baryo ng Barili, Cebu, kilala si Lydia bilang isang tahimik na tindera ng gulay sa palengke. Wala siyang asawa at simple lamang ang kanyang buhay. Ngunit sa likod ng kanyang tahimik na anyo, nagtatago ang isang madilim na sekreto. Si Lydia ay isang aswang, isang nilalang na handang pumatay sa oras na magalit. Isang araw, nangailangan ng pera si Lydia para makapagtustos ng paninda, kaya't nang utang siya kay Essing, isang babaeng kilala sa pagbibigay ng pautang na may mataas na interes. Marami sa mga taga-baryo ang takot kay Essing dahil sa tindi ng kanyang paniningil. Matindi siya kung maningil, at hindi siya kailanman nagpapalampas ng pagkakautang. Paglipas ng ilang linggo, hindi nakabayad si Lydia ng tamang hulog sa utang. Dumating ang araw na pinuntahan ni Essing si Lydia sa palengke, sa harap ng maraming tao. "Hoy, Lydia, wala ka na namang pambayad. Nasa ang bulsa mo ang pera ko, ha?" Sigaw ni Essing, hindi iniinda ang mga nakatinging tao sa paligid. Walang nagawa si Lydia kundi humingi ng palugit, ngunit sa halip na intindihin siya, lalo pang nagalit si Essing. "Walang iya ka, hindi ka na nakabayad. Aswang ka nga, pero hindi mo kayang tuparin ang mga obligasyon mo." Napuno si Lydia ng matinding galit at kahihiyan. Sa harap ng maraming tao, minura siya ni Essing, at ang mga tao sa palengke ay nagtawanan at nagbulungan. Sa ilalim ng kanyang balat, kumulo ang dugo ni Lydia. Isang bagay sa loob niya ang nagising, isang halimaw na hindi na niya kayang kontrolin. Pagdating ng gabi, habang tahimik na natutulog ang baryo, anabangan ni Lydia si Essing. Alam niyang dadaan si Essing pauwi mula sa isang inuman sa bahay ng kanyang kaibigan. Habang naglalakad si Essing sa madilim na daan, naramdaman niya ang isang kakaibang presensya. Sa bawat hakbang, tila may sumusunod sa kanya, ngunit sa paglingon niya, wala siyang makita. Sa isang iglap, mula sa anino ng mga puno, sumulpat si Lydia, ngunit hindi na siya ang simpleng tindera ng gulay. Ang kanyang anyo ay nagbago, humaba ang kanyang mga kuko, lumabas ang kanyang matutulis na ngipin, at ang kanyang mga mata ay nagningning ng pula. Si Essing ay hindi na nakatakbo. Sinunggaban siya ni Lydia at pinupunit ang kanyang tiyan gamit ang matutulis na kuko. Ang sigaw ni Essing ay naglaho sa hangin, walang nakarinig. Sa ilalim ng malamlam na liwanag ng buwan, sinimulan ni Lydia ang kakilakilabot na ritual, kinain niya ang mga bituka at laman loob ni Essing, bawat kagat ay puno ng galit at paghihiganti. Ang dugo ni Essing ay tumulo sa lupa, at ang kanyang katawan ay iniwang wala ng buhay, nakalatag ang mga nagkalat na lamang loob sa madilim na daan. Kinabukasan, natagpuan ng mga tao ang katawan ni Essing sa madilim na eskinita. Walang makapaniwala sa nakita nilang kaunos lunos na tanawin. Ang mga chismis tungkol sa tunay na katauhan ni Lydia ay kumalat sa baryo, at mula noon, walang nang ahas na lapitan o iinsultuhin si Lydia. Ang pangalang Lydia ay naging simbolo ng takot sa Barili, ang aswang na hindi nakalilimot ng pagkakautang, at ang aswang na handang magbayad ng galit sa pamamagitan ng dugo at buhay. Magandang araw Kuya Rolly.
Ako si Tansyang 51 na taga Oslo, Cebu. Ang kwento na ta ay matagal ko nang tinatago. Kwento ito sa aking mama. Ang kwento ni Mina, aswang na nagbayad ng utang sa laman. Sa payapang baryo ng Barili, Cebu, si Mina ay kilala bilang isang tahimik na tindera ng kakanin sa palengke. Marami ang bumibili sa kanya, ngunit kahit na ganoon, tila hindi sapat ang kita niya upang matustusan ang mga pangangailangan niya sa araw-araw. Kaya't isang araw, napilitan siyang umutang kay Belen, isang matandang nagpapautang na kilala sa baryo. Si Belen ay hindi basta-basta nagbibigay ng utang. Siya'y mahigpit maningil at kilalang walang sinasanto. Ngunit dahil desperado si Mina, napilitan siyang kumuha ng pautang, umaasang magagamit niya ito upang palaguin ang kanyang negosyo. Mabilis na lumipas ang mga linggo, at dumating ang araw ng paniningil. Hindi nakapag-ipon si Mina ng sapat na pera upang bayaran si Belen. Sa harap ng maraming tao sa palengke, dumating si Belen at naghanap kay Mina. "Hoy, Mina," sigaw ni Belen, malakas at puno ng galit, na agad nagkuha ng atensyon ng mga nagtitinda at bumibili. "Kailan mo balak bayaran ang utang mo, ha? Tatlong linggo na, nising ko wala kang ibinabayad." Nahihiya at kinakabahan si Mina, humingi siya ng pasensya at sinabing kailangan niya pa ng kaunting panahon. Ngunit hindi siya nakinig ni Belen. "Hindi ka ba marunong mahiye? Aswang ka nga pero hindi mo kayang bayaran ang utang mo. Dito ka sa harap ng mga tao, pinapahiya mo ako." Ang mga tao sa palengke ay nagbulungan at nagtinginan, habang si Belen ay patuloy na minura si Mina sa harap ng lahat. Pakiramdam ni Mina, unti-unting kumulo ang galit sa kanyang dibdib. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig, hindi dahil sa takot, kundi sa galit na pilit niyang pinipigil. Kinagabihan, ang katahimikan ng baryo ay tila may itinatagong peligro. Habang naglalakad pauwi si Belen mula sa palengke, naramdaman niyang tila may kakaibang presensya sa paligid. Tahimik ang gabi, ngunit ang pakiramdam niya ay may nagmamatsyag sa kanya mula sa dilim. Sa paglakad niya sa masukal na daan pauwi, bigla niyang narinig ang mga yabag ng paa sa likuran niya. Paglingon niya, nagulat siya nang makita si Mina, ngunit hindi na siya ang simpleng tindera ng kakanin. Ang anyo ni Mina ay nagbago, ang kanyang mga mata ay kumikislap ng pula, ang kanyang mga ngipin ay matatalas na tila mga pangil, at ang kanyang mga kuko ay mahahaba na parang kutsilyo. "Matagal na akong nagpapasensya, Belen," sabi ni Mina, mababa at nakakatakot ang boses. "Ngayon, oras na para magbayad." Bago pa man makatakbo si Belen, sinunggaban na siya ni Mina. Walang kalaban-laban si Belen sa lakas ng aswang. Sa isang iglap, pinunit ni Mina ang tiyan ni Belen gamit ang kanyang matatalim na kuko. Sa ilalim ng malamlam na liwanag ng buwan, nagsimulang lumunin ni Mina ang mga bituka at lamang loob ni Belen, bawat kagat ay puno ng galit at paghihiganti. Ang mga sigaw ni Belen ay nawala sa dilim ng gabi. Ang kanyang katawan ay iniwang walang buhay, nakahandusay sa daan, at ang kanyang mga laman loob ay nagkalat sa lupa. Kinabukasan, natagpuan ng mga residente ang katawan ni Belen sa masukal na daan, duguan at walang mga laman loob. Walang makapaniwala sa nakita nila, ngunit sa kanilang mga bulong-bulungan, alam nilang may kinalaman dito si Mina, ang aswang na tahimik, ngunit walang awa sa oras na siya'y ginising ng galit. Mula noon, walang nang ahas na lumapit o maningil kay Mina. Sa bawat bulong ng hangin sa gabi, naririnig ng mga taga-baryo ang kanyang pangalan, at ang takot na dulot nito ay bumabalot sa buong Barili. Isang paalala na ang isang aswang ay hindi dapat gawing kaaway, lalo na kapag galit na galit. Magandang araw Kuya Rolly. Ako si Pipe 51 na taga Badian Island. Ang kwento na ta ay hango sa totoong buhay, at nangyari ito sa Dumanhog, Cebu. Ang kakaibang kwento ni Fe at ang aswang sa Dumanhog. Sa isang tahimik na bayan sa Dumanhog, Cebu, may isang babae na kilala sa pangalang Fe. Sikat siya sa kanilang barangay dahil sa kanyang malakas na personalidad at mahilig mangutang.
Pero hindi lang basta utang, si Faye ay madalas na hindi nagbabayad, kaya't unti-unting nakuha ang galit ng mga tao, lalo na si Myling, ang matandang may-ari ng tindahan. Si Myling, na palaging nagagalit sa kakulangan ng respeto ni Faye, ay hindi na nakapagpigil at ininsulto ito sa harap ng maraming tao. Minsan, ang mga utang ay nakamamatay, Faye. Sigaw ni Myling, sabay turo sa kanyang mukha. Ang mga tao sa paligid ay tumawa, ngunit sa likod ng ngiting iyon, may takot na unti-unting sumisiksik sa kanilang mga puso. Hindi ito nakaligtas kay Lydia, ang kaibigan ni Faye, na may itinatagong lihim. Alam ni Lydia na ang galit ni Myling ay hindi dapat ipagwalang bahala. Siya ang tumayo sa harap ni Faye, nag-alala sa maaaring mangyari sa kanyang kaibigan. Huwag mong intindihin ang sinasabi ni Myling. May mga tao na gumagawa ng mas masahol pa. Baka may mas malala pang mangyari sa iyo, sabi ni Lydia. Ngunit sa sobrang tapang ni Faye, hindi niya pinansin ang babala. Sa kanyang isip, wala siyang takot sa sinuman, maging sa mga aswang. Wala akong pakialam. Kung gusto nilang mamatay, edi patayin nila ako. Sigaw ni Faye. Sa kabila ng kanyang tapang, umalis si Faye sa bayan nang hindi nagbabayad ng utang kay Myling. Sa gabi, nagtipon-tipon ang mga tao sa harap ng bahay ni Myling, nag-uusap tungkol sa mga pangyayari. Isang masama at malupit na ingay ang umabot sa kanila mula sa likod ng bahay. Ang mga tao ay nagtakbuhan, ngunit ang isang estranghero, si Essing, ay nanatili. Sa ilalim ng malamig na buwan, siya ay nagnilay-nilay at nagdasal para sa kanyang mga kaibigan, hindi alam na may nakamasid sa kanya. Isang madilim na anino ang lumapit mula sa likuran, ito ay si Faye, ngunit sa oras na iyon, siya ay nababalutan ng mga madidilim na puwersa. Siya ay naging isang aswang, naglalakbay sa mundo ng mga tao. Kinuha ni Faye ang tiyan ni Essing at nang dumating ang gabi, nagulat ang lahat sa mga sumunod na pangyayari. Ang mga katawan ng mga alagang hayop ay naglaho, at may mga balitang nawawala ang mga tao sa bayan. Ang mga tao ay natakot sa mga ulat ng mga aswang sa paligid, at alam nilang hindi sila ligtas. Si Lydia, na labis na nag-aalala, ay nagtangkang imbestigahan ang nangyari. Nagtungo siya sa isang albularyo, humingi ng tulong upang mapanumbalik ang kanyang kaibigan. Malamang, siya ang dahilan ng mga nawawalang tao sa Dumanhog, sabi ng albularyo habang nag-aalay ng dasal. Ipinakita ng albularyo ang isang ritual upang maalis ang masamang espiritu kay Faye, ngunit kailangan nitong harapin ang aswang sa kanyang pinakamasamang anyo. Samantalang ang mga tao ay nag-aalala, nagpasya si Lydia na balikan si Faye sa likod ng bayan. Doon, nakita niya si Essing, na walang buhay, sa ilalim ng malamig na lupa. Nakita rin niya si Faye, na abala sa pagkain ng laman loob ng kanyang biktima, tila walang kaalam-alam sa mga kasalanan na ginawa. Nagbago ka, Faye. Dapat mong itigil ito, sigaw ni Lydia, pero ang kanyang tinig ay naputol nang makita ang mata ni Faye na puno ng galit at pagkagutom. Hindi nagtagal, napuno ng sigaw ang paligid at tila nahulog ang kadiliman sa kanyang puso. Si Faye, ang dating kaibigan, ay hindi na siya. Siya ay naging isang masamang espiritu, at wala nang takas. Sa huli, ang bayan ng Dumanhog ay natutong matakot kay Faye at sa kanyang bagong anyo. Bawat tao ay may takot na naglakas loob na bumalik sa kanyang dating anyo. Naging babala ang kwentong ito, na ang galit ng mga tao ay nagiging simula ng mas malupit na puwersa. At habang ang mga tao ay nagtatago, si Lydia ay nagdasal na sana'y magbalik ang kanyang kaibigan. Ngunit sa dilim ng gabi, walang makasisiguro kung kailan mo. Magandang araw Kuya Rolly, at sa mga nakikinig ng mga kwento. Ako si Andres, nakatira na ako sa Cebu at may asawa at mga anak. Ang kwento ko ay nangyari ito sa Samboan, kung saan doon ako ipinanganak. Ang kwento ni Silda, ang aswang ng Samboan. Sa bayan ng Samboan, Cebu, may isang babaeng kilala sa pangalang Silda. Siya ay isang masayahing tao, ngunit may isang lihim na dapat itago.
Silda ay may mahilig sa utang, at kadalasang hindi nagbabayad. Isang araw, umutang siya ng malaking halaga mula kay Besin, ang matandang may-ari ng tindahan sa kanilang barangay. Ipinangako ni Silda na magbabayad siya sa susunod na linggo, ngunit dumaan ang panahon at wala pa rin siyang naibabayad. Nang naglaon, nagalit si Besin at hindi na nakapagtigil. Silda, maraming tao ang nagmamasid sa iyo. Wala ka bang hiya? Sigaw ni Besin sa harap ng mga tao sa kanilang barangay. Ang mga tao ay nag-umpisang tumawa at nakialam, pinagtatawanan si Silda sa kanyang pagkakulang ng pananagutan. Ang pagkahiya ni Silda ay umabot sa kanyang puso, at sa kabila ng kanyang kasiyahan, nagalit siya. Bakit ako dapat mangutang sa iyo kung ikaw naman ang walang utang na loob? Sagot niya kay Besin, habang ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa galit. Habang papalalim ang gabi, napuno ng mga pangako si Silda. Makikita mo, Besin, babayaran kita. Umalis siya sa harap ng mga tao, dala ang kanyang galit. Sa kanyang pag-iisip, nagplano siya ng masama. Isang gabi, nagpa siya si Silda na abangan si Besin sa kanyang tahanan. Sa kadiliman, naghintay siya sa likod ng mga puno sa paligid ng bahay ni Besin, nag-aabang sa tamang pagkakataon. Nang bumaba si Besin mula sa kanyang bahay upang maghanap ng ilang bagay, naramdaman ni Silda ang kanyang pagkakataon. Mabilis siyang lumapit, ang kanyang anyo ay unti-unting nagbago. Nag-transform siya sa isang aswang, ang kanyang mga pangil ay tumutoles at ang kanyang mga mata ay naglalagablab sa galit. Sa isang iglap, inatake niya si Besin, na walang kaalam-alam sa panganib na paparating. Ang mga sigaw ni Besin ay bumangon sa kalikasan, ngunit walang makakarinig. Pinagsisiksika ni Silda ang kanyang mga pangil sa katawan ni Besin, at tinanggal ang kanyang mga bituka at laman loob sa isang brutal na pag-atake. Ang kanyang galit at paghihiganti ay umabot sa sukdulan habang ang madugong tanawin ay nagbigay daan sa isang malamig na katahimikan sa paligid. Kinabukasan, nagulat ang mga tao sa bayan tungkol sa pagkawala ni Besin. Nagalit at nabahala sila sa mga nangyari. Ang kanilang mga kwentuhan ay punong-puno ng takot sa mga aswang, at ang mga pangalan ni Silda at Besin ay umikot sa bawat sulok ng bayan. Sa kabila ng mga pangaral ng matatanda, patuloy ang takot na bumabalot sa Samboan. Ngunit, habang nag-uusap ang mga tao, unti-unting lumitaw ang mga balita tungkol kay Silda. Nagsimula silang mag-isip at magduda. Minsan, ang mga galit na puso ay nagdadala ng masamang kapalaran, sabi ng isang matanda. Baka ang ating mga panalangin ay nagtagumpay, ngunit ito ang magiging kaparusahan para kay Silda. Sa paglipas ng panahon, nagpatuloy ang mga kwentong ito sa bayan, at ang pangalan ni Silda ay naging simbolo ng takot at galit. Sa bawat gabi, nag-iingat ang mga tao, at si Silda, na naging aswang, ay patuloy na nagbabalik sa kanyang anyong tao, nagtatago sa dilim at nag-aantay ng susunod na pagkakataon. Ang kanyang kwento ay naging babala sa lahat, na ang galit at hindi pagbabayad ng utang ay nagdadala ng masamang kapalaran. Hanggang sa kasalukuyan, ang bayan ng Samboan ay natatakot sa mga anino sa dilim, at ang kwento ni Silda ay buhay na buhay, na nagpapaalala sa lahat na ang mga pagkakamali at hindi pagpapahalaga sa mga tao ay nagdadala ng mas malupit na kaparusahan. Magandang araw Kuya Rolly. Ako si Teneng 65 ang edad, taga Barili. Ang kwentong ito ay totoong nangyari sa may merkado sa Barili, Cebu. Ang kwento ni Tonyo, ang aswang na umuutang sa lending. Sa isang tahimik na baryo sa Barili, Cebu, nakilala si Tonyo bilang isang ordinaryong magsasaka. Simple lang ang pamumuhay niya, may kaunting lupa, ilang kalabaw, at maliit na kubo na tila saksi sa bawat hirap na pinagdaanan niya sa buhay. Subalit, hindi alam ng karamihan, may itinatagong lihim si Tonyo, siya ay isang aswang. Dahil sa hirap ng buhay, napilitan si Tonyo na umutang sa isang lendeng na kilala sa lugar. Isa itong lendeng na mabilis magpautang ngunit malupit maningil. Nang mabaon sa utang si Tonyo, nagsimula ang kanyang mga problema.
Hindi niya mabayaran ang mga hulog sa tamang oras dahil sa patuloy na pagtaas ng interes at paghina ng ani. Dumating ang araw na kailangan na niyang magbayad, ngunit wala siyang sapat na pera. Kaya't ang collector ng lending, si Bert Ing, ay nagsimulang maningil. Si Bert Ing ay kilalang malupit at walang pasensya. Hindi siya basta-basta nagpapatawad sa mga hindi nakababayad. Umabot na sa puntong pinuntahan ni Bert Ing si Tonyo sa harap ng maraming tao sa palengke. "Hoy, Tonyo, wala ka na namang pambayad, ha? Hindi mo na mababayaran yan, ang dami mong utang." Sigaw ni Bert Ing habang pinagtatawanan siya ng mga tao sa paligid. "Walang hiya ka, aswang ka nga, pero hindi mo kayang magbayad ng utang." Nag-init ang ulo ni Tonyo sa mga pang-iinsulto ni Bert Ing. Hindi na niya napigilan ang galit na matagal na niyang kinikimkim. Sa harap ng lahat, dahan-daang nagbago ang anyo ni Tonyo, lumabas ang matalim niyang mga ngipin, humaba ang kanyang mga kuko, at nagdilim ang kanyang mga mata. Isang nakakakilabot na katahimikan ang bumalot sa paligid. Biglang sinunggaban ni Tonyo si Bert Ing. Walang kalaban-laban ng collector sa lakas at bilis ni Tonyo. Sa isang iglap, pinunit ni Tonyo ang tiyan ni Bert Ing gamit ang kanyang matatalim na kuko. Kitang-kita ng mga tao ang mga nagkalat na bituka at lamang loob ni Bert Ing. Walang sino man ang nakagalaw sa sobrang takot. Walang awa, kinain ni Tonyo ang mga bituka at lamang loob ng collector sa harap ng mga nagulat na tao. Nakakatakot ang bawat pagmuyan ni Tonyo, na tila gutom na gutom at matagal nang pinagplanuhan ang sandaling ito. Ang dugo ni Bert Ing ay tumulo sa lupa, habang ang mga mata ng mga saksi ay nanlalaki sa takot. Mabilis na kumalat ang balita sa buong Barili. Mula noon, wala nang nang-ahas na maningil ng utang kay Tonyo. Lahat ng tao ay umiiwas sa kanya, at kahit sa gabi, ang katahimikan ng baryo ay laging binabalot ng takot na baka si Tonyo, ang aswang, ay muling magpakita. Ang mga nagmamasid sa nangyari kay Bert Ing ay hindi na makalimutan ang hilakbot na dulot ng tagpong iyon. Sa tuwing may mapadaan sa palengke, lagi nilang naiisip ang malupit na kamatayan ni Bert Ing at ang misteryosong aswang na si Tonyo, ang aswang na hindi marunong magpatawad, lalo na kapag galit na galit. Minsan, ang mga halimaw ay hindi ang mga nilalang sa kwento, kundi ang mga taong nasa ating paligid, nagkukubli sa isang anyong hindi mo inaasahan. Maraming salamat at huwag kalimutang mag-subscribe para ipagpatuloy ko ang paggawa ng mga kwentong kababalaghan. Kung nagustuhan ninyo ang kwento, maaari kayong mag-comment sa baba, or ipadala ang inyong mga kwentong matagal na ninyong tinatago. Maraming salamat sa pagsuporta.